FEU at saka UST. So, this game proves yung sinasabi ko kanina. Isipin mo, if you got long and athletic guys that can pressure on the perimeter to help Japet and Brownlee, ayun. Diba si KQ? Diba si KQ? Isipin mo lang si Kevin Giambao, it's about 6'6". And then si Mike Phillips is about 6'7 or 6'8. Tapos po may pressure, 94 feet. Yun ang kailangan ng Hinebra. Meron din naman ang Hinebra niyan eh. Sabi mo, Jeremiah Gray, Stephen Holt, and then si Jamie Malonzo. So yun yung evident na sinasabi ko kanina. Maganda yung start ng FEU, pero sinaga ng Lasal. Dahil yung Lasal is delaying the FEU's offense. Dahil doon sa pressure nila, nauubos yung shot clock. Ang tagal bago makapag-execute ng FEU. Kaso, may mga instances na inaatake na ng FEU yung press. No? Dahil inaatake na nila, yun ang mahirap. Pagka nakalusot yung may hawak ng bola, yung offensive team, basket na yun. Pagka nakalusot sila. Pero, I mean, Lasal, shot enough to win the game by 5, no? Lima lang ang lamang, pero kahit lima lang yun, panalo at saka ano, pinaghirapan yung panalo. Ayun na yun eh, di ba si Giambao, kahit na siya ay nag-i-struggle, hindi ganun karami yung puntos niya, pero pagdating sa defense, nandun siya, no? Nandun siya sa defense. And even yung mga guards na Lasal was helping on defense and contributing on offense. So, you know, Team Cone doesn't need one-dimensional players, yung puro offense. At this championship series, kapat kagaya ng Lasal, maasahan mo sa offense, maasahan mo sa defense. And to think na mga bata to, kita mo, press ata buong laro. I mean, typical of Coach Topex Robinson's. Pag si coach, si Topex Robinson ang coach, typical sa kanya yung press. Because he is a defensive-minded coach. Kung pwedeng 94 feet buong laro, pwede yun. Yung parang kay Alden Ayo na Mayhem at saka yung press ng mga Pumarin, parang ganun yung tipo. Pero, eto mas modified ng konti kasi mas athletic na yung mag-execute nito. Defensively, yung length ng Lasal proves to be yun na nagpanalo sa kanila kasi na-delay yung shot clock ng FE. So, yun lang po.